Hi guys! Welcome to my It's All About Me vlog. So ngayon, nakikilala niyo ako based on my positive and negative attitudes na galing sa mga taong mas nakakakilala pa sa akin ng sobra. So bago lahat, ang pangalan ko ay Princess Juliana Soriano. Ako ay 11 years old at ako ay grade 6 Einstein. Ako ay nag-aaral sa Pasita Complex 1 Elementary School from San Pedro, Laguna. Hobbies ko. Unang-una, lagi po akong nagbabasa, pero minsan pa lang pala yun. Pangalawa, lagi po ako nagsi-cellphone. Pangatlo, lagi po ako nagki-TikTok. And pang-apat, lagi po akong nasayaw at nanonood ng ASMR. So, pagdating naman po sa sayawan or talento, hindi po ako magpapahuli dyan. And speaking of contest, naging confident din po ako sumali sa mga school contest, sport programs, at kung ano po, kung ano-ano pang programs, basta po, talent ko. So, syempre, and speaking of sayawan or mga contest, lagi po akong consistent doon and kasali na po ako simula nung grade 1 to grade 3. Pero nag-start po ako nung daycare. So, ayun na nga guys. Lang, bilang isang batang lumalaki at natututo, hindi ako ganun ka-perfect. Siyempre, ayoko naman magbuhat ng sarili kong bangko at sabihin ng mga positive attitudes ko. Kaya ang ginawa ko, pinasulat ko ang mga taong mas nakakilala pa sa akin ng lubos ng mga positive and negative attitudes ko. So, simulan na po natin. So, eto na ngayon. Yung mga list na mga pinasulat ko sa mga taong nagsulat ng mga positive and negative attitudes ko. Medyo nabubulol ako ng konti. So, actually po, ngayon ko pa lang ito babasahin kasi hindi ko po binasa. So, babasahin po muna natin ang mga positive attitudes ko. Number 1, masipag. Oh my God, kasi nagsulat na to. Thank you very much po. And recommend ko po na gayahin nyo lahat ng positive attitudes ko. And yung mga negative naman po, wag naman po sana lagi. Bawas-bawasan din po. Number 2, masayahin. Number 3, malambing. Number 4, mabait na bata. Number 5, matulungin. And number 6, talented. Wait lang. And number 7, pag walang 10, malayong pong malambing at mabait. Pares lang, pero ang cute din. Ngayon naman po, ang aking mga negative attitudes. Number 1, mareklamo. So, lagi po ako nagre-reklamo kasi po, bakit ako na lang laging inuutusan sa dami-dami kong pinsan at kapatid? Number 2, paladabog pag inuutusan. Pares lang po yun. Number 3, malakas mang asar.
Siyempre, hindi ba nanggaling sa mga kaibigan ko. Number 4, may topak. May topak ko palagi pag nagsiselos or naiinis ako. Number 5, bingi-bingihan. Kunwari, palasagot. Ay, kunwari. Ah, bingi-bingihan, kunwari. Pag nagbibingi-bingihan po ako, ayoko nang inuutusan na ako nun. Kasi gusto ko naman po ng break. Number 5, pag merong sumpong, pag pinapagalitan mo. Tinatalikuran ko lang. Wait lang, ulitin natin number 7. Pag merong sumpong, pag pinapagalitan mo, o pinagsasabihan mo, tatalikuran ka lang. Number 8, panay cellphone, FB, Messenger, TikTok, Kerr, ML, tara, Among Us tayo. So, kilala ko na po kasi yung nagsulat neto. So, lagi po kasi kami nag-Among Us, lahat ng family ko. Kung hindi po, kaibigan ko, lagi ko pong kasama yung mga family ko. Tara guys, laro tayo Among Us, joke lang. Doon na po nagtatapos. Well, syempre di ko naman sinabi na gayahin ninyo lahat ng sinabi nila na attitudes ko. Yung mga positive, recommended ko na gayahin nyo. Yung mga negative, alam kong marami din sa inyo na merong ganyang attitudes. Pero, syempre, kung maaari, iwasan at wag naman lagi-lagi. And I'm sure na habang tumatanda tayo or lumalaki pa tayo, mas marami pa tayong matututunan sa buhay at mapagbabago pa rin natin ang mga ugali natin. Ang sabi nga nila, we are unique in our own special way. Nobody's perfect. Ang payo ko lang sa mga batang katulad ko, syempre, unang-una maging mapagmahal sa Diyos at lagi magpasalamat. Maging magalang sa lahat, matandaman o hindi. Bilang isang anak, huwag masyadong magdabog pag inuutusan. Katulad ko, babawasan ko na. Huwag kayong matakot gawin ang mga gusto nyo. Huwag matakot sumubok ng mga bagay. Basta alamin muna ang tama at mali. Speaking of tama at mali, pag-isipan muna natin ang mga bagay bago ito gawin. Bilang isang anak, obligasyon din nating tumulong sa bahay. Tulungan ang ating mga magulang at iwasan ang pagdadabog. Siyempre, bilang isang bata, kailangan masabi din natin ang ating mga nasa isipan, ang ating mga opinion para mabigyan nila tayo ng mga payo na makakabuti sa atin. So, yun nga! Mas marami pa tayong matutunang bagay sa araw-araw. Pero, habang bata pa tayo, huwag kalimutang i-enjoy muna natin ang ating kabataan. Kasi pagdanda natin, ito ang pinaka-best memories natin. Sabi nga nila, you only live once. O diba guys, nakilala nyo na ako, nabigyan ko pa kayo ng konting aral. Again, I'm Princess Juliana Soriano, and this is my It's All About Me vlog. Thank you for watching, guys. Bye-bye.